Yo, mga papi, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ay, kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At marami ako nabasa mga comment. Ayun, maraming mga nanghihingi ng update sa mga dapat i-update, no, mga kapapi. Isa na dyan yung kalusugan ni Ate Menggay. Ayun, kailan kaya mga anak si Ate Menggay? At grabe na yung pamamaga ng kanyang mga namamaga. Ayan, mga kapapi, at dito kami sa bahay ngayon. At medyo napalaban lang kami sa mission kahapon dahil layo-layo. Palaban yung team na naman eh. Ang sabi ko sa inyo, pagka sasama kayo sa akin, dapat ready. No, ay tatlo lang pala kami kahapon, mga kapapi. Dahil nabot na rin kami ng gabi. Panoorin nyo yung isa kong vlog. Siguro ang upload po nun ay bukas. Mauna muna ito, mga kapapi, para abangan ninyo, mga kapapi, yung bago nating natulungan ngayong unang banat, no, mga kapapi, makikilala nyo po yung bukas ngayong taon ng 2024, mga kapapi, ano. At nandito si Ate Menggay. Ate Menggay, nangyari sa'yo, kara ka na si Jollibee, ah. Dito po kayo tingin. Hindi, side view. Yan. Sa'yo ka ng Jollibee, man. Ano ba sa'yo ng Jollibee? Didaan! Oh. Hindi, parang Jollibee na nga talaga. Nakikita ko nga po, parang Buda eh. Parang... Buda. Kailan ba ito? Gusto ko na rin pong lumabas eh. Kasi tingnan mo, pati paa mo, namamaga na. Namamanas na po ako. Oo, manas na. Pero natatakot na po si Kuya Bukno eh. Pati pag ito, Kuya Bukno yung pinalubo. Pag hindi daw po ito lumabas ng 17, papabiyak na daw po ni Kuya Bukno. Ay, ilan na bang, ilang buwan na ba siya? Ang due date ko po ngayon, January 17, 9 months na. 9 months na ng January 17. Ay, may ilang araw ba pala, mga kapapi? May 7 days pa. Oh, nag-aalala rin yung mga kapapi, mga ka-business natin. Bakit hindi pa nanganak si Ate Menggay? Gusto ko na po talaga manganak. At nung nakaraan na sinugod ka sa ospital, ay ano yun? Anong naramdaman mo nun? Ano daw po yun? Baka mamaya nadudumi ka lang nun. False alarm? False alarm? Oo po. Nabigat na po, mga kapapi. Tapos yung mga pasamo, ano nangyari dyan? Binugbog po ako ng asa. Ayan. Hindi po, ano po to, pigsa. Uy! Mabas po. Pambihis. Wala na po, okay na po. Tanong ka kasi. Hindi pa kasi lumalabas ang ano, paps, mata. Uy! Paps na mata! Mga kapapi, pag kinansawa pa. Pambihira naman talaga, oh. Okay na yan. At least okay na. Okay na. Ito na lang paglabas ni baby girl. Ito naman, tigawat ito. Opo. Yan, tigawat siya, mga kapapi, ha. Huwag kayong mag-alala po. Hindi po to pa sa... At ngayon naman si Ate Menggay, okay? Okay na po. Ate Menggay. Ayan, oh, sexy, oh. Matindi, oh. Masyado na po mabigat. Mabigat? Opo, mabigat. At nandito rin pala si Nika, oh. Ayan, oh. Po, mga kapapi, ka-business. Ang isa si... pang tita. Tita na, mga tita na kayo. Opo. Oh. Paglabas po nila, kalahati yung mukha nila, tagkalahati. 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 Oh. Matindi ito pa isa, oh. Saan ba galing niya? Bati ka muna. Bati ka muna. Hello po, mga kapapi. Good afternoon, kamo, ha? Good afternoon po. Ayan, galing kay school? Sagot. Kamusta naman? Okay naman. Asan yung boyfriend? Ito naman si Ate John, kamusta hindi natin? Bakit, bye? Ayan, paminaw, bye? Bay. Anong balita sa inyo, bay? Ah, ni Ate John. Pares daw kayo nangangayayat eh. Okay lang, Pops? Ha? Okay lang. Ano ba nangyari? Bakit? Kasi pag tumataba kasi, mahirap kasi. Ah, ganun? Oo. Pares kayo nangangayayat dalawa. Kasi ano ba yan? Matindi kasi exercise namin. Bakit ano yan? Ano? Ilang... Gano'n ba kadalas ang exercise ninyo? T5. Ha? Gabi-gabi? Joke! Gabi-gabi ay. Oh. Kasi ano yan eh, pirabanat lipad. Trabaho ko, trabaho. Parang grabe ang trabaho mo, overtime. Ah. Oh. No. Siyempre. Hindi matrabaho ng umaga. Oh. Marami na ring nag-aabang ng ano,
ng second baby ninyo. Agoy! Napapakamot sa ulo, hindi talaga makabuo-buo. Oh, yan, pinapasa ko na sa inyo yung mga inaabangan nila. Sa akin, matagal pa. Ah! Akala namin ngayong taon, Paps. Ngayong taon? Malabo pa sa sabaw ng pusit ko. Ilang taon pa, Paps? Ha? Ilang taon pa? Sa tingin ko, di ko na alam eh. Ilang taon pa, no? Ayoko munang magsalita. No. Nasa ano ka na eh, tansya ko kasi nasa 32 ka na eh. Pambira ka naman. 32? Oh. Bahala na. 32. Kaya pa naman yun. 5 years pa? 5 taon pa? Ilang taon ka na, Pops? 27. 21. 21, tinuli. Langgob na. Hindi, matagal pa yun sa akin. Ayoko mo nang ano. Kasi marami pang pwede mangyari. Diba? Pero ano, pag halimbawa nag-asawa na si Pops, sana mukhang-mukha ni Pops yung ano. Mukhang-mukha ko? Ay, lugi yata. Eh. Grabe ka naman, para mo namang ano na si Russell niyan. Hindi, maganda naman siya eh. Maganda ng mukha niyo. Ang maganda sabihin dyan, pagsamahin. Pinasama. Ang sarap kaya sa pagkaranto niyo. Pagdala ka sa mukha ni Pops. Titingnan mo yung anak mo, uy, sa akin yung ilong niyan. Eh, ito. Saan tong ilong to? Parehas. Ito, kanino ilong mo? Yung kulay. Yung kulay, kanino kulay mo? Ilong. Ilong. Oh, ang kulay, kanino? Kay mama o kay papa? Mama. Mama. Oh, itim-itim mo eh. Sa akin ka. Marunong ka lang sumagot ah. Sino ang ano? Sino kamukha mo, Kinso? O, sino daw kamukha mo? Si mama o si papa? Kuya Bong. Kuya Bong! Kuya Bong! Bakit si Kuya Bong? Akala ko magbabago na. Si Kuya Bong pa rin pala kamukha niya. Kuya Bong pa rin ang kamukha mo. Ito talaga, kamukha talaga niya. Ito pinagsama. Oh, tingnan mo ang ilong. Bye! Ang ginawa mo sa ilong nito? Ewan ko, saan galing yan? Kamukhang kamukha talaga ng ano, ng tatay niya. Sabay ganun ang ilong. Oh, dito na si Kebok na ay. Eh. Ano ay kamusta? Papi. Okay lang po. Natin ko si Boss Dim. Oh, ganito eh pag ako nagba-vlog dito, ako mag-a-adjust. sige Pap, dito ako pa. Oh, habol-habol tayo no. Sino pa may lalabas pa ba diyan? Wala na. Kompleto na. Kompleto na. Kain pala ba kahapon ano? Nga po eh. Gusto ko maranasan doon pa sa ano, kabila. Sabi niya, saan? Bili tayo tinapay pa eh. Doon na sabi mo, maglalakad tayo sa bundok. Kala ko nga, doon tayo eh. Oh, sige, sa susunod, no? Palaban, palaban. Kanina yun, yung sinasabi niyang bundok. Yung, gusto niya nga daw pumunta kay Lakayla ng ano? Eh, wala naman na sila. Wala naman na sila doon eh. Marayo nang lalakad. Ay, malay mo, mayroon pa tayo makilala. Kala ko nga kasi doon na yung tindaan. Kasi hindi ko... Makilala kayo, kaya Buknoy, ngayong 2024. Pagdating niya doon sa bahay nila, nagkakalipad doon, luwilipad lahat. Lahat, pinkatawan. Oh. Gusto mo yan ha, Kuya Bok? Sarap mag-hiking dun eh. Sarap mag-hiking, exercise, no? Kasi siyempre, mga kapapi, namimiss ko talaga eh. Buhay probinsya? Matagal-tagal na ako hindi nakasawa doon sa Alacaran na ganun eh. Ah, ganun? Pero namimiss mo umuwi ng probinsya? Ba? Siyempre naman eh, lugar natin sinilangan yan eh. Papa sa iyang ka doon ni Papa Dito. Litoy, pwede natin ni Paps. Kasi content yun eh. Content din naman niya pagbigay. Pampamasahe mo, budget mo. Baka niya mapapigusang probinsya tayo ngayong taon. Wala, sana. Abangan ninyo kung saan yan at... Excited na rin ako dyan, mga kapatid. Sa wakas. Balita ko sa ito, Papsi. Saan? Sa Pilipinas. Ah, Pilipinas. Balita ko sa ibang bansa eh. Oy! Alam ko yun. Ha? Alam ko yun? Alam mo, Ate Jun? Grabe! Marites ka talaga. Talaga dyan ah. Buti pa si Jun alam. Hindi kasi nasabi kasi si Kuya nung nakatinan. Yes. Ano lang sabi lang ni Kuya, ayusin yung ano. Teka lang, Paps, pwede ko bang ibigay yung trono ko? Oh. Wala makakapantay sa'yo, oh! Mabilis na latest na, ba't ako pauna, diba? All time? Hindi, kasi ako kasi ang inutusan ni Kuya. Hindi ko muna ipapasa. Hindi, kasi para sa'yo talaga yun. Huwag mo muna ipasa. Sa'yo muna ang corona. Ikaw nga nagkakuha eh. Ikaw nga nagkakuha ng ano. Dalawa na sila. Ayan, ano, mga papi, abangan ninyo kung saan. At kailan
Ha? Kalookan. Kalookan, hindi. Hindi tayo ano, basta mag-ano tayo kasi. Para ba makarelax-relax din at saka kayo rin. Nakaka-miss din yung Palawan, Paps. Yung malayong pagda-drive, nakaka-miss din. Kurong Palawan, lugar na yun. Dami buhaya doon. Ha? Hindi ka kaya kain ng buhaya doon. Buha ka doon. Oh. Sila lang pa parang kumain ng buhaya. Sabi ng buhaya, ayaw ko sa'yo, may tas-tas ka. Mabuti, mabuti, ligtas ako. At lalo ng burno. May buhaya nga sa ano? Ay, ano sa'yo mo, si may burno? May buhaya nga sa kalsada, sa tubig pa. Oh. Nandito si, ano pala, si Kuya Burno ko. So, simple-simple lang ako. Boss, kamusta ka na? Hello po mga kapapi. Alright lang. Alright lang. Ano yung hawak mo? Kaya makita yung kumag-anag yung Palawan. Kumbira ang Palawan yan. Oh, kumusta ka na Kuya Nook at napunod ko yung vlog sa'yo ah. Dito siguro tayo? Hindi pa tayo para kita rin sila. Oh. Oh. Kaya matang-special. Pa-adjust na naman kayo ha? Hindi, tayo mo. Siyempre. Hindi na nga tayo cameraman eh. Ano? Tayo ano? Mag-adjust. Oh. Anong ano, balita pala kay Baby Boyet? Ang daming nangihingi ng update sa iyong Baby Boyet. Ayun po. Doon sa mga nakaraan mga papi, napanood yung vlog. Hindi kami nakasama dahil ako masama ng pakiramdam ko at saka yo, may nasikaso rin. Sila papa ganun din mga kapapi kaya hindi namin nasamahan si Kuya Boyet pero bigyan naman tayo ng panggastos niya. No? Ayun, hingi tayo ng update kay Kuya Boyet. Ay, kay Kuya Boyet, kay Kuya Burnok. Ano na ang lagay ni Baby Boyet? No? Kumusta naman po? Yun Paps yung ano, unang pang pagdala namin doon. Sa OPD tapos kinik lang ng doktor tapos yung update nila na sa amin na yun nga ibalik na nga Martes binalik namin nung ano Martes tapos pinaano ko rin pinasuyo ko na rin dun sa kapatid ko tapos ang naging ano naman nila sa akin info nila sa akin eh operahan na raw dapat. Mm-hmm. Kaya dapat ura-urada operahan. Ang problema doon sa may Philippine children. Opo. Eh puno po yung ano, maraming naka-schedule. Ah, maraming naka-schedule na operahan. Inano nila ng schedule nila ng June. June pa? Eh tagal eh. Tagal pa. Tagal eh, pa. Hindi pwedeng ganun katagal kasi siyempre nahihirapan yung bata. Mm. Siyempre, kami rin, rin. Kasi siyempre, hindi namin tinutulugan eh. Pagka ano, idlip lang, konti. Tapos pag umiyak, gising. Tapos pinapaya. O, misan, pinatutulog ko si Mercedes lang. Tapos binabandayan ko lang. Ano? Pag umiyak siya, nangingitim eh. Ano ba yung pinakasakit ng bata, Kuya? Yung sa ano niya, yung sabi nila, luslos daw. Yung luslos. Sabi nila, ang luslos, tubig eh. Eh, yung sa kanya naman, yung bituka niya pumapasok doon sa may ano ng bulit ng bata. Mm-hmm. Pumapasok yung bituka. Tapos pag umiyak siya, yun, dumede, naiihi, bumabara. Ay, ganun. Kaya kailangan matanggal doon sa loob kailangan para matakpan yung butas. Oo, kailangan maoperahan agad mga kapaki. Anong tawag sa operasyon na yun, Bea? Hindi ko alam, Pops. Basta kailangan operahan. Kailangan daw matakpan yung butas. Pagkaluslos ng bata. Tama ba? Yung sa loob, Pops, ang operahan. Yung sa loob. Butas doon sa loob. Try nyo na po ba dyan sa Tala Hospital? Hindi pa. Hindi pa, Pops. Hindi pa. Kasi pero meron tayong ano dyan. Meron tayong subscriber po dyan. May na-shoutout po dun sa aming subscriber po dyan. Si Ma'am Liz. Ay na alam ko nurse siya. No? Pwede po bang siguro makisuyo kung napapanood niyo po ito. Ay kung meron pong ganung pag-o-opera diyan sa Tala para malapit. Para malapit. Mm-hmm. Tsaka kung meron po ay paki-message niyo po kami para matulungan natin 'to si Kuya Burno kasi mahirap din pagpaparoot pa rito. Malayo kasi 'yun sa amin. Mga 2 hanggang 3 oras ang biyahe dun sa mga ospital na na-mention ni Kuya Burnok, no? Pwede po kayong mag-message sa amin, Ma'am Liz. Tsaka dun sa iba pang mga nakakapanood nito, kung merong mga ganong pag-opera o kung merong schedule agad-agad, no?
ay malaking tulong din yung ganitong pagbablog natin kasi pag napanood ng mga kapapi natin, mga kabusiness natin na nakakaalam, no, eh baka sakali matulungan din tayo, no? Kailangan kasi maagapan na dahil sabi mo bumabara yung tubig dun sa... Kaya pala nung tinignan ko si Baby Boy, merong sobra dito sa ano niya? Sa puso. Sa puso iba din niya. Yun, Paps. Dalawang operation kasi ang sinabi ng doktor. Ay, dalawa? Opo. Sa puso at saka dun sa balls niya. Huh? Kasi yung sa balls naman niya, bituka naman yun. Yun yung parang lumulobo, yung parang ano na siya. Lumalaki pag umiiyak. Ay, ganun. Yun yung sabi ng doktor. Nung kaming tatlo ni... E, paano yun, Kuya Burnok, pagsasabihin yung operasyon na yun? Pagka, ano nga, Paps, eh, pagkakayanin yung bata. Problema, baka hindi... Pero sabi naman nung doktor, pero, Paps, ano yun? Yun nga, sabi yung... sabi nung... Yung sa baba. Unahin yung baba. Yung sa balls. Kasi yun yung importante talaga. Yung sa balls niya. Tapos yung sa puso. Yung sabi nung una, pero yung ito nga nung panibago, nung ka-Martes, sinabi nung doktor na kailangan na daw maoperahan. Sa yung sa balls niya. Tapos, yung sa puso naman daw, may sugat pa daw yun sa loob. Tolerable hihilom, naman. Hihilom pa daw yun sa paglaki niya. Okay lang naman daw so yun. So, okay lang yung sa puso. Titignan. Titignan din daw kung ano, kung magkakaroon ba't siya ng conflict. Ba't malaki ang pusod niya? Hindi nila yata nang... Hindi na, hindi. Ano yun, ganun, pagka, ano yun Paps? Pag-iyak nan, pag-iyak niya, yun na naitutulak. Persado. Walang bigkis, boss. Wala siyang ano, tulak siya. Wala siyang bigkis tali ba dito. Tapos nababasa ba yun? Kasi itong mga bagong, ano boss, mga bagong, ano na, parang ayaw nila magbigkis eh. Okay naman, bigkis ang tawag doon? Binibigkis ang talaga yun, boss. Nilalagyan pa nga ng, ano yun eh, sapin dyan, minsan bulak. Boss, bibigkisan ganyan. Para pag umiyak yung bata, hindi siya maluluwa. Oo, hindi niya luluwa. Hindi siya nagbigkis eh. Bakit ganun? Wala namang bigkis-bigkis at tanong ng anak yung sa omo, hindi nila binigkisan eh. Tsaka lagi nga na yun, nilalagyan po ng alcohol tas betadine. Lagi po yung nililinis. Para mabilis siya maano, magkailuan. Ganun pa rin, ganun din ang puso. Hindi naman. Hindi naman. Binigkisan, di ba? Nung wala kayong bigkis ano doon kasi sabi, hindi na rin kailangan. Ano ba sabi nito? Sa hospital talaga, bawal talaga ang bigkis. Bawal talaga. Saan lang ba yun? Paglabas, paglabas galing ng hospital. Yun lang, kayo na mismo ang magbibigkis. Kayo na mismo ang mag-asawang, ano? Oh. Maglalagay. Ba't hindi mga nabigkis pala ko yan, Nok? Hindi, meron yun siya nung nilagyan, natanggal na nga lang ng kusa yung sa ano niya eh, sa puso di. Tapos, sa akin kasi po na naman. Pagkatapos nung wala na, hindi na. Hanggang 2 months. 2 to 3 months. 2 to 3 months ang bigkis. Kasi po, pag umiiyak yun, yung puso niya, umaalsa kasi. Oo, luluwa. Eh kasi mga ganyan sanggol, pala yung iyak pa naman yan. Ayun ano, mga papi, sa mga ganyan, may matututunan din tayo. Pagka bagong panganak pala, kailangan may bigkis para sa pusod ng bata, hindi lumuha. Kasi yung kay Baby Boy, nakakababi, ano eh, medyo nakalabas. At, ayun, ano, si Lapapa, alam ko, sasamahan ata ito si Kuya Burnok. Kaya, mapapansin nyo, si Kuya Buknoy ang lagi kong kasama ngayon, mga kababi, dahil naalalayan ni Papa ito si Kuya Burnok para siyempre, matindi rin ang pinagdadaanan. Diba? Basta, Kuya Nok, nalangin lang, no? Pero, Pops, ba't ang tagal? Ba't anim na buwan? Liba. Hindi naman kami. Hindi, si June kamo, eh. Hindi naman kami papayag. Hindi naman namin susundin yung schedule nila kasi hindi naman pwedeng ganun katagal. Naghahanap kami ng ano, iba, ng, pwedeng ma-operahan siya kung saan. Hindi, kung maga sa ano po, sa pila daw kasi. Sa hospital kasi ngayon. Pila yung mga... Madami talaga. So, kay, ikaw ang magulang, ikaw ang mag-aano ng hindi sa ibang... Hindi talaga suggest ng doktor na kailangan sa 6 months. Ba, 6 months pa siya, ano, kailangan. Kailangan yun lang siguro yung... Kasi pila lang pala sa pila. Oo, yun lang ang sinabi na available. So, ayan, ano, mga kapapi, papasuyo kami kung saan may available. Malapit dito sa Caloocan. Para ma-opera na yung anak ni Kuya Burnok, no? Iba-iba yung ano, iba-iba yung pasok ng 2024 sa buhay natin. Malungkot, may kasiyahan. Merong iba-iba, no, mga kapapi. Gaya nga niyang kay Baby Boy na bata pa lang pero alam niya, wala pa siyang kamalay-malay. Pero yun na,
dadana siya ng ganong operasyon. Masakit din siyempre bilang sa isang magulang, diba? Na ganun yung mararanasan ng anak mo, bata pa lang, wala pang kamalay-malay. Oo ba, yun yung nakakaawa. Pero kaya, kaya naman, kaya niya. Kasi malakas naman siya dumedi. Tapos napapatahan naman. Pero ano eh, talagang pag ano, iyak talaga siya ngayon, naawa. Mahirap man, ano eh. Pag inisip mo na pagkayong gabi, iyak nang iyak. Wala eh, ano na lang, kailangan talaga, hindi ka bumigay. Kasi, pagka hindi kasi tumigil kasi, nangingitim talaga siya. Kailangan nakaisipin mo na lang kung paano talaga magagawa ng paraan. Hindi mo kailangan na iyakan na iyakan. Sabi ko nga kay Mercedes na huwag nang umiyak dahil wala namang mangyayari ka ako sa iyak niya eh. Ihina lang siya eh. Kaya sabi ko sa kanya, manalangin siya. Minsan nalangin kami dalawa sa bahay. Maganda yan siguro gabi-gabi bago kayo matulog. Ba? Pagkagising. Bago pag-alis ko kanina. Sama natin mga kapapi sa ating mga prayers yung anak po ni Kuya Burnok na si Baby Boyet para sa kanyang paggaling, no? Wala namang imposible sa ating Panginoong Diyos mga kapapi, di ba? At basta Kuya Nok, dito lang kami, no? Dito lang kami para sa iyo, para sa pamilya mo. Basta, yun, magtiwala lang tayo sa Panginoong Diyos. Ano man yung mangyari, ibig sabihin eh, kalooban niya yun. Sa nga pala mga paps, magpapasalamat niya pala ako sa mga nag-comment doon. Sana vlog sila nung itong 3M. Opo. Yung sinamahan si Mercedes ko, yun. Magpapasalamat ako sa mga prayers nila. At saka, salamat ng marami sa kanila. Hindi ko na isa-isa yun kasi isa-isa ko siyang binasa pero hindi ko kayang basahin yung pangalan, ibanggitin yung pangalan nila isa-isa. Nga po. Salamat nga pala dun sa ano. Dun pala Pops, salamat din pala kay ate, kay kuya. Kasi siyempre hindi ako pinabayaan na ganito. Yan, salamat din sa inyo. Dahil simula't una na nasa tiyan pa lang siya, hindi nyo pinabayaan. Ay, hanggang ngayon na patuloy niyo kami tinutulungan. Pero ngayon mas mabigat-bigat. Kaya hindi naman meron na nahihiya ako na hindi ko maintindihan, nagugulan ako. Pero ano? Bakit ka nahihiya? Siyempre, ang laking gastos nun, Pops. Ang hirap dun na kahit anong tigas mo, parang kahit anong laban mo. Basta pag inisip mo yung situation nangyari. Pero inaanoan ko lang naman, tinitibayan ko lang kahit anong pigil, pero wala, hindi rin may iwasan. Mahiyak at mahiyak kasi binabaliwala ko naman yung ano, gaya ng sabi ko, hindi ko naman nagdadala ako ng problema pagdating sa trabaho. Iniwanan ko talaga yan. Kaya ayokong makikita ko ng tao na parang makikita nila sa akin na baliwala, parang ganyan, parang wala lang. Pero hindi naman nila malalaman yun sa loob ko kung anong talagang nararamdaman ko. At kami naman nararamdaman namin yan, yung nasa loob mo. Kasi tayo-tayong magkakasama rito. Iniisip mo yung gastos. Dito naman kami, kuya. Dito kami. Tutulong-tulong kami para sa operasyon ng iyong anak. Tsaka, huwag mo isipin yung gastos. No? Kaya kung naiisip mo yan, laki ng gagastosin ko, parang tagtag-stress din sa'yo eh. Isipin mo na lang siguro yung paggaling niya, saan tayo makahanap ng ospital. Yun ang pinaka-importante, yung gastos. Pwede yan to follow naman. Diba? Pagpasadyos natin lahat-lahat. No? Ayun mga kapapi, dun sa mga nanghingi ng update dito kay Burnok, ito po yung update.
update ngayon, kasalukuyan kaming naghahanap nung hospital na available na pwede mag-opera agad-agad nung kanyang anak. Ang pag-opera po ay doon sa Luslos, no? Papit saka doon sa kung sakali sa Pusod, pero pinaka-importante yung sa Luslos dahil para makadumi ng maayos yung bata. Kasi kung hindi, malalaso ng tiyan nun eh. Diba? Ngayon, oh, dumidedi siya, nang dumidedi kasi pagka hindi siya dumidedi, magugutom naman siya. Magugutom, pero ngayon hindi pa nakakadumi. Simula nung pinanganak siya? Nakadubi siya nung bago-bago pa lang pinanganak. Itong bago siya mag-isang buwan. Yun, madalang na siya nga dumumi nga kasi yun dahil nga dun sa yung bitukan ng dumi niya. Pumapasok dun sa bol niya. Pag ano, inaanoan ko na lang ng maligam-gam, pupunasan. Umiimpis naman siya pero bumabalik at bumabalik dahil doon sa butas. Tapos binibiling ko naman sa asawa ko na ganun lang lagi. Tapos huwag iwanan, huwag paiyakin ng gusto. Pagka umiyak ng konti, kailangan buhatin agad. Huwag patatagalin kasi talagang pagka nangitim siya, ang hirap niyang ibalik yung boses niya eh. Namalat na siya eh, tapos yung boses na nakawala na. Kaya kailangan. Ibig sabihin, nasasaktan yung bata. Nasasaktan siya. Hindi, masakit talaga. Halos abutin niya yung ito. Halos abutin niya nga yung ano niya. Yung bolt niya, halos abutin niya para lang kung saan niya nga diinan, kung saan niya nga pigain. Kaya minsan kami na lang nag-ano. Kaya na, kasi ganun yung nangyari. Pero hindi naman, hindi papayagan yun na ano. Basta, dito kami. Lagi na ako kami na nalangin. Thank you, Pops. Laban lang ha. Yan eh, pagsubok. Pagsubok sa bawat isa sa atin. No? Ito, dating ng panahon eh, maalala nyo, eh, ganito palang pagsubok na mating sa amin. Pero nakaya namin. Ay sa tulong ng Panginoong Diyos, di ba? Hindi mag-alala, ha? Basta nandito, nandito ang buong pamilya namin para sa inyo. Yes, Pops, salamat ang marami sa inyo. Saka ano, tibay lang. May tiwala naman ako sa magagawa ng panggong para sa anak ko. Oh, yakapin yung Kuya Burno. Lagi naman ako natawag. At saka alam kong hindi naman ako pababayaan. Panginoon Diyos. Makatatag ka lang, no? Subukan doon. Matatag naman ako eh. Dito lang kami, ha? Eh, ako, kung akin lang yun, kaya ko yun eh. Kasi yung bata. Pag-inam natin yung ginus ko. Ganun tayong kasalanan doon. Yun talaga eh. Ganun talaga. Pero, laban lang tayo. Ha? Jebok na yun nga, oh. Tinan mo, oh. Tinan mo kayo, jebok na. Dati, dumaan din sa pagsubok to. Matindi na yan. Ngayon, oh. Nakapangiti. Ngayon niya eh. Mataba na siya eh. Ganun din yan. Dito lang ang kamagana lang. Dito kami. Entoy, ito. Grabing sacrifice yung entoy sa akin. Labay papaya. Grabe. Nung maalala ko lang din. Anong din yun? January din yun. January, no? January. Pagtuntong ng taon na yun. Yun, talaga. Kapit lang tayo sa taon. Yan yung kay shoutout kay Ate Mercedes. Papanood mo ito, lakas mo ngayon loob. Dito kami, 3M, sandyan para sa'yo. Si Mama, si Papa, kung ka-business family, nandito para sa inyo. Tsaka yung mga nanonood, syempre, sama po natin sa mga prayers natin. Ang paggaling ni Baby Boy. No, yan po muna yung update, mga kapapi. Dito kay Kuya Burnok, at sa kanyang anak. Comment nyo po kung saan merong slot na maoperahan agad. Message na po ako sa Facebook page ko para agapan natin, mga papi, tulong-tulong tayo. May kisuyo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, mga kapapi. Never say goodbye, tomorrow is another day. Bira, banat. Kaya lang, ha? Bira lang. Bibira pa kami ni Boy. Oo. Papakilala ko pa siya. Ayan.
Thank you.